What's up nga sa inyo mga sir? For today's video vlog nga po ay tuturuan ko nga kayo kung paano mag-wiring ng ilaw dito sa may ilalim ng sidecar. At ito nga po yung mga kailangan natin para sa pag-wiring ng ilaw. Speaker wire, cable tie. Ayan po, dapat po marami po kayong cable tie na binili at yung LED na ilaw. So kulay blue po ito, no? At ganyan po yung itsura nung pag-assemble natin. So na-assemble na siya, gayahin nyo na lang po, screenshot nyo na lang po yan, no? So bali nasa 16 po ito, no? Ayan, 16 yung ilaw na ilalagay natin dito. Tapos ito naman po yung switch nya. So kaya po ganyan, para pag gusto nyo pong isingle yung motor is hindi nyo na po kailangan magputol. So socket na lang po yung gagamitin natin. So ayan po yung itsura nung sa socket. Ayan, so ganyan po yung pagkaka-assemble natin. At meron pa pong dalawa dito para sa loob ng sidecar. So magkabilaan po yan sa gilid. At saka ito naman po yung electrical tape at yung gunting na tools natin. Wala po kasi tayong cutter, kaya ito lang po yung gagamitin nating tools. At ito po yung set na tools. Ayan. So wag nyo nga po palang kakalimutan na mag-subscribe sa channel natin and click the notification bell para lagi po kayong updated. At ito nga po yung mekaniko ng motor. Ayan. So ito po si Sir Benji David. Siya po yung mag-wiring dito at ipapaliwanag ko nga po sa inyo kung paano mag-wiring. At kumuha po kayo ng basahan at banlawan nyo po dito sa tubig. At punasan po natin yung ilalim ng sidecar para matanggal po yung mga dumi dito. Lalong-lalo na po yung mga putik. Kasi dito po natin i-dedicate yung ilaw natin. So yung gagamitin natin dito na ilaw ay meron na po siyang nakalagay na 3M. So ayan, pagka napunasan nyo na po yung sa likod, ito naman po yung sa gitna at yung sa harapan. So ganyan lang po punasan po natin at para po dumikit yung sa ilaw. So ito na po, ipe-prepare na po natin yung ilaw dito. At yung una nga po nating lalagyan ng ilaw ay dito sa may bumper. So unahin po natin dito sa may dulo para matansya po natin kung gaano kahaba yung pagitan niya. So ganito po yung itsura niya. So nakita nyo po yung wire, pinailalim po natin yan sa may stainless para hindi po siya malaglag, no? At hindi po nakalaylay yung wire niya. So ito naman po yung sa likod. Ayan. So kailangan po ganyan po kahaba yung wire na ilalagay ninyo para kalat po yung ilaw dito, no? Ayan, tanggalin na po natin yung balot ng sticker dito. So 3M po yung nakalagay dito, no? Kapag bibili po kayo ng ganitong ilaw ay may kasama na po yung 3M na sticker. So madikit na rin po ito at hindi na natatanggal kahit na mabasa po ng tubig. At yung susunod nga po ay yung nandito sa may upuan, sa may gilid niya, no? Ayan, so bali dalawa lang po ito. Ayan, so kailangan po yung motor natin ay naka-side. Ayan, so para malagyan po natin ng ilaw. At talagyan nyo na lang po ng tungtungan dyan sa may side wheel. At pagkatapos nga po nyan, ganito na po yung magiging itsura nya, no? So nalagyan na po natin ng mga ilaw dito. At yung susunod nga po dito ay yung sa loob. So bali dalawa po yan, magkabilaan po yan. So balatan lang po natin yung wiring dito at ilalagay na natin siya sa may gilid. At kapag nabalatan na nga po natin siya, dito na po natin siya ilalagay, no? So magkabilaan po yan dito sa may upuan. So pagkatapos niyan, dito naman po sa may left side. Ayan, dapat po pantay po yung pagkakalagay ninyo rito, no? At ipe-prepare na nga rin po natin yung gagamitin natin na wire dito. So bali dito na po tayo mag-wiring. So pag na-prepare nyo na po lahat at nadikit nyo na, pwede nyo na pong i-wiring yan. At madali lang po yung gagawin nyo rito, pagdugtong-dugtongin nyo lang po yung wiring dito sa may mga ilaw. So ipapakita ko lang po yung tamang diskarte rito, no? So maganda po kasi ang gagawin natin para hindi po kita yung mga wire dito. So ipadaan nyo lang po dyan sa may gilid. Ayan, kung makikita nyo po, ayan po yung sa may tubo nya. So ilalagay lang po natin dyan sa may gilid at ipapaikot natin dito sa may bakal para hindi po siya lumalaylay, no? At hindi po pangit tignan. At pagka na-fix nyo na nga po yan, pwede nyo na pong i-cut dito. So tansyayin nyo na lang po yung haba at guntingin po natin dito sa may gitna at balatan na po natin yung magkabilang dulo dito sa may wire.
para makonekta na po natin yung sa nilagay nating ilaw dito sa may gitna. So yan, kung makikita po ninyo, saktong-sakto lang po yung pagkat natin. So kailangan po kasi hindi po siya nasasakal at hindi po ganong nabibinat para hindi po madaling maputol yung wiring natin. So ganyan na po yung itsura niya at pag nadugtong nyo na po yan, dire-diretso na po ito, no? Magsimula po kayo dito sa may dulo, papunta na po dito sa may harap. At pag na-wiring nyo na po yan, pwede nyo na pong lagyan ng electrical tape para sa safety na rin po natin. So ayan, idudugtong lang din natin dito at ipapailalim po natin din dito sa may bakal para hindi po lumalaylay yan, no? At hindi po pangit tignan. At pagtapos na nga po nating ma-wiring dito sa ilalim, ganyan po yung magiging itsura niya. At kumuha po tayo ng mahabang wire dahil ipapasok po natin ito sa ilalim ng tubo. Ayan, pagtugtungin muna po natin ito sa may dulo at ipapasok na nga po natin itong wire dito sa may tubo para malinis po tignan yung pagka-wiring. So lagyan na po natin ng electrical tape para sa safety na rin. Kasi mamaya po makalimutan natin na lagyan ng tape tapos nagkadikit yung positive at saka negative ng wire. So pwede pong masunog yung ilaw nyo po rito at magkaroon pa po kayo ng problema. So yan, okay na po yung pagka-wiring natin dito at ipapasok na nga po natin siya dito sa may tubo. Ayan, so nakikita nyo po yung tubo dyan, ipasok nyo lang yung wire dyan at pupunta na po yan dun sa may dulo. At dun na nga po natin sisimulan na i-wiring yan dun sa may baterya. So tatanggalin natin mamaya yung tangke tsaka upuan. So pagka napasok nyo na po rito, ibaba na po natin yung motor. So kailangan po kasi para maayos po yung pagka-wiring natin. Mamaya itataas po ulit natin yan. So kinakapal lang po niya para maayos na po rito, no? At pag okay na nga po yung wiring natin dito, ayan, nakapasok na po siya sa tubo, ganyan po yung magiging itsura niya. So binaba po ulit yung motor. So kasi chinek pa yung pagkakalagay doon. At tanggalin na nga po natin yung battery cover at kalagin po natin yung positive dito. Yung ilalagay po kasi natin dito ay yung positive ng switch. At yung ground wire naman po ay hindi po natin ikakabit dito sa negative ng baterya. Kasi po magdidiskarga po yan, no? At ayusin lang po natin yung pagkakabit dito sa switch ng ilaw. So kailangan po maganda po yung pagkakabit natin dito para pagka nakalagay na po yung battery cover, pagka gusto nyo pong isindi yung ilaw, ay hindi po kayo mahirapan na i-switch on o patayin yung ilaw dito. So ayan po, humahanap lang tayo ng magandang paglalagyan ng switch dito. At gagamit nga po tayo dito ng cable tie. So ilalagay po natin siya dito sa may wire. So ayan, pakita ko lang po ulit. Ayan, dito po natin siya ilalagay. So ngayon po gagamitin na natin yung cable tie. So kung makikita nyo po rito, yung butas po dyan sa may switch, ipapasok po natin yan at ipapaikot nga po natin yan dito sa may wire. So ganyan po yung magiging itsura niya, no? Ayan, so pagka gagamitin nyo na po yan, ay madali nyo lang pong isi-switch on yung ilaw at hindi nyo na po kailangan magbaklas kabit. So ayan po, mas maganda po yung ganito kasi mas kita po siya, no? At kahit mabasa po siya ng ulan ay hindi po yan masisira. So pagka nalagay na po natin yung cable tie, ay putulin na po natin yung dulo para malinis po yung pagkakagawa. At dito nga po, tanggalin po natin yung tornilyo ng upuan. So gagamit po tayo dito ng close range na tools. So yan, ang gamit po natin na tools dito ay size 12. So 12mm po yung gagamitin natin dito, pati po yung sa gilid. Ayan, bali dalawa po kasi yung tornilyo niyan, magkabilaan po yan, no? At tatanggalin na po natin yung upuan dito. Ayan, pag natanggal na po natin yung upuan dito, tatanggalin naman natin yung lock ng tangke. At yung lock nga po dito sa may tangke ay nandito sa may gitna. So yan, gumamit lang din po kayo ng size 12 na tools. Ayan, so pagka nakalag nyo na po, pwede nyo na pong kamayin yan, no? Kasi madali lang po tanggalin yan. At tanggalin na nga po natin yung tangke rito. So yung choke, ganyan nyo na lang po yan at tanggalin nyo po yung gas hose dito. So okay lang po yung gas na tumutulo dyan kasi wala naman pong problema yan. Punasan na lang po natin mamaya. So i-safety lang po natin yung tangke rito at wawiringan na po natin dito, no?
yung negative po na wire ng switch, dito po natin siya ilalagay sa may coil. Ayan, so sa negative po yan ng spark plug. So kahit saan po kayo maglagay ng ground, basta sa negative po yan, no? Ayan, so paluwagin lang po natin ng konti at ipasok na natin yung negative wire dito. Ayan, so higpitan na po natin, no? Ayan, ganyan lang po kasimple. At kagaya nga po ng sinabi ko kanina, kapag ka gusto nyo pong isingle yung motor nyo, gumamit lang po kayo ng ganitong socket para hindi na po kayo magkakat kapag ka siningle nyo po yung motor ninyo. Ito po, optional lang naman po ito kung gusto nyo pong isingle yung motor ninyo. Yung may-ari po kasi nito, tinanong siya ng mekaniko kung sinisingle niya po yung motor niya. At ang sabi nga po nung may-ari ay, oo daw po, sinisingle niya. Kasi minsan po may ride din po sila at ginagamit niya rin po pang service itong motor niya. So kung hindi nyo naman po ginagamit na pang single yung motor ninyo, pwede nyo naman na pong erekta, no? Ayan, optional lang naman po ito para magkaroon din po kayo ng idea. So ayan po, winawiring niya na po rito at binabalatan niya na po, no? Kasi ikakabit niya na rito yung socket nung sa negative. Ayan, ganyan po yung pagkakawiring niya, no? At ilalagay na nga po natin yung socket dito sa may negative. Ayan, ganyan po yung itsura niya. Ayan po, at ikakabit na nga po natin siya dito at pagkatapos nga po niyan ay lalagyan na po natin ng electrical tape. So paalala ko lang po, no, kapag ka nagkakabit po kayo ng mga wiring, i-tape nyo na po kaagad yan, no? Gamitan nyo na agad ng electrical tape para hindi po ninyo makalimutan. Baka po kasi yan pa yung magiging cause ng sunog dito sa may motor ninyo para hindi na po kayo magka problema. At pagkatapos nga po niyan ay ayusin na natin yung pagkakalagay rito. So kailangan po maayos yung pagkakalagay natin dito para hindi po nasasakal yung wirings dito, no? At para maayos po tignan at hindi po siya magmukhang spaghetti. So yan, ganyan po yung pagkaayos dito. At ito nga po, okay na yung pagka-wiring dito sa may baterya. So napagana na po natin. Pero hindi pa po dito magtatapos yung tutorial natin kasi ituturo ko pa po yung pag-wiring dito sa may loob. So hindi pa po tayo totally finished dito, pinakita ko lang po yung itsura niya. So pagkatapos po nating ma-wiringan dyan, ibabalik na po natin yung tangke rito. At yan, wag na wag nyo pong kakalimutan yung mga tornilyo. Bawat tornilyo po dyan ay mahalaga. So itabi nyo lang po ng maayos yung mga kinakalag po ninyong tornilyo para hindi po kayo mawalan dyan at magka-problema. Kasi pagkakulang po ng tornilyo ay maluwag po yan. At pagka nagmumotor po tayo, magiging cause pa po yan ng aksidente natin, no? Kasi maluwag po yan, pwede pong makalas yung mga ibang parts dito. So yan, paalala lang po natin yan, no? At pag nalagay na nga po natin yung tangke dyan, ilagay na rin po natin yung upuan dito. So yung una po ninyong ilalagay dito ay yung tangke at susunod na nga po dito yung upuan. So una po natin ginalag dito kanina ay yung sa upuan, yung sa gilid niya rito, no? So yan naman po yung huling ikakabit natin. At pag nakabit nyo na nga po yung tornilyo dyan sa gilid, dito naman po sa kabila. So dapat saktong higpit lang po para hindi po malost thread yung mga tornilyo natin. So after po nyan ay ilagay na po natin yung cover dito sa may battery. Ayan, para na rin po sa safety ng motor po natin, no? So ayan, ayusin nyo lang po yung pagkakalagay dito para hindi po napapasukan ng tubig at hindi po siya nababasa. At bago nga po natin wiringan sa loob ay susubukan nga po natin ulit kung gumagana yung ilaw dito kapag sini-switch on natin at pinapatay natin. At okay naman na po yung ilaw natin dito at wala naman pong naipit o natanggal na wiring. So ipatagilid lang po natin ulit yung motor natin at kumuha lang po kayo ng tungtungan dyan para hindi po matumba. At kumuha lang din po tayo ng wire dito at yung sa dulo nga po ay ikokonekta na natin dito. At ipapasok nga po natin yan dito sa may butas ng sa sidecar dito. Ayan, may mga butas po yung mga sidecar natin dito, no? Kung wala po, pwede nyo naman pong butasan yan ng maliit lang para pumasok po yung wire dito, no? So yan, sinasakto lang po niya para maganda po yung pagkakalagay dito. At idudugtong na nga rin po natin yan hanggang dun sa may kabila.
At kapag napasok na nga po natin yan, gamitan na po natin siya ng cable tie at iwa-wiring na po natin dito sa may gilid. At ito naman po yung sa may dulo, no? So dito naman po sa right side, dito naman po natin siya papagapangin, no? Para hindi po masyadong mahaba yung wire dito, para hindi po tayo cut ng cut. Ayan, para malinis po yung pagkaka-wiring po natin dito. So ganyan po yung ginawa nung mekaniko nung may-ari ng motor. At gumamit nga po ng cable tie para hindi po gumagalaw yan at hindi po lumalaylay yung mga wire natin. At pagkatapos nga po niyan ay ipasok na po natin siya dito sa may gilid. Ayan, may butas lang din po dito, no? At ganyan po yung itsura niya. At pagkatapos nga po niyan ay ibababa na natin yung sidecar at wawiringan na nga po natin siya dito. Ayan, so malinis po yung pagkaka-wiring natin dito, no? At dudugtong na nga po natin yan at lalagyan na nga po natin ng electrical tape. Wag na wag nyo pong kakalimutan na hindi maglagay ng electrical tape para na rin po sa safety natin, no? At hindi po masunog yung mga ilaw natin. So ganyan po yung ginawa niya, pinatago niya po yung wiring dito at kakabit na nga po natin yung wire dito sa may ilaw. So ganyan po yung magiging itsura niya, no? At naubusan nga po tayo ng cable tie, so ginamitan na lang natin siya ng electrical tape dito pansamantala. So kapag kakulang po yung cable tie ninyo, itali nyo na lang din po siya dun sa may bakal para hindi po malaglag, kagaya po nung ginawa natin dun sa may kabila. At kapag katapos na nga po nating wiringan, ganito na po yung magiging itsura niya. Sobrang ganda po nung pagkakagawa natin dito at sobrang linis. Ayan, so ipapakita ko na po yung final result niya at kung gaano kaganda po yung ilaw natin dito. At dito na nga po magtatapos yung video tutorial natin dito sa pag-wiring ng mga ilaw dito sa may sidecar. At kung gusto nyo nga po magpa-wiring ay kontakin nyo lang po si Benji David. So para ma-wiringan niya po yung mga sidecar ninyo. At huwag nyo nga po palang kakalimutan na mag-subscribe sa channel natin and click the notification bell para lagi po kayong updated sa mga ganitong klase ng video. At thanks for watching!